mukhang naghahanda na ang lahat para sa pagbabalik ng ating nag-iisang popstar Roy Alty Sara Geronimo. Marami ng mga lumalabas na hints at kumpirmasyon ng pagbabalik niya. May mga iba't ibang art card na rin ang nagsusulpoten bagay na hindi ipinagtataka ng kanyang mga fans, dahil maging sila kapag alam nang babalik si Sara ay malalaman na rin nila. Maging si Darla ay hindi na rin napigil ang mag-post nang natila may isang Reynang magbabalik sa ASAP. Noong nakaraang linggo maging ngayong araw ay nagbigay na ito ng pahiwatig ng kanyang pagbabalik. Maging ang mga soul idol nitong mga fans at mga live audience ni Sara sa ASAP ay binigyan na rin ng go signal ng kanyang pagbabalik. Hindi na ito basta-basta haka-haka lang o kaya mga prank na balita. Inaasahang simula ngayon ay lalabas na sa iba't ibang pahayagan ng pagbabalik niya. Don't worry, magiging active na tayo ulit. Thank you, Kuya Mary, and once again, congratulations. Kabang-abang din kung gagawin ba niya itong live or tape ang pagbabalik niya. Kung anuman yun ay tiyak na aabangan talaga ito ng buong sambayanan. Lalo pat at matagal na siyang hinihintay sa ASAP. Kaya naman laking pasalamat talaga ng kanyang mga fans dahil hindi talaga siya iniwan, lalong-lalo sa mga panahong matagal na siyang hindi nagpapakita sa ASAP. Higit pa roon ay malaki din ang binigay na respeto ng ABS-CBN para sa kahilingan itong magstay muna siya dahil sa nakikita nating lahat ay talaga namang ini-enjoy ang pagiging may bahay ni Mateo. Speaking of pahayagan, hindi pa rin mawala-wala ang isyu ng pagtanggi ni Sara sa 800 million offer ng GMA7. Ayon sa Bulger tungkol kay Sara ay may tinanggihan nga itong malaking offer. Sabi ng ilan ay, chismis lang di umano yun, na balitang tinanggihan daw ni Sara Geronimo ang offer sa kanyang 800 na milyong piso, pero bubunuin niya yon sa loob ng 5 taon. Hindi mo masasabi kung gaano karaming trabaho ang kailangan niyang gawin para sa perang iyon. Isa pa, walang katiyakan kung ano ang magiging direksyon ng industriya ng telebisyon sa susunod na 5 taon. Umaasa pa ring makakabalik sa free TV ang ABS-CBN? At may nakikita pang isang bagong higanti, ang Advanced Media Broadcasting System. Isa pa, maliit iyon dahil kung iisipin ninyo, si Sharon Cuneta, bagamat lampas na noon sa kanyang peak, binayaran pa ng 1 bilyon ng TV5. Iyon nga lang, hindi rin naman natapos. Hindi rin sumipa sa ratings ang mga show ni Sharon. Nabagalan siya sa takbo ng projects, nagpa-release na rin siya at isinauli pa raw ang ibang ibinayad ng TV5. Wait and see na rin muna si Sara at mukhang ini-enjoy ang buhay may asawa.